pag-uusapan po natin ito pong mga banat, bagong banat ngayon, no? Kay sa mag-amang Duterte. At ito po ay tumatalbog lang, no? Dito po sa kanilang mga amo. Nabanatan nyo na kagad si VP Sara. Ang tanong, trabaho niya po ba yan? Hindi niya po trabaho yan, eh. Dati po sinasabi ko ayaw niyang pangunahan yung dito sa atin ngayon, baliktad, eh. Kung sino po yung mga totoo nagtatrabaho, binabanatan po ng binabanatan. Nagtatrabaho po si Sara Duterte, very busy sa DepEd. Nagtatrabaho po siya sa NTF-ELCAC. Nagtatrabaho po siya bilang Vice President. Consistent po si VP Sara Duterte na ang pinakikialaman niya lang po ay yung kanyang pagiging NTF-ELCAC, kanyang pagiging Vice President at saka kanyang DepEd. No? Ngayon, ito pong dalawa, si Mig Subiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang pinupuri dahil nagpahayag. Alam niyo, matagal na nagpapahayag yan mga yan. Wala naman tayo nahihita sa mga pahayag niyan, eh. Ano po ba ang pahayag? Pahayag po, pampapogi lang po yan. Lalo na kung wala naman kayong yung pahayag ninyo, ay wala naman pong visa. Alam niyo po yun? Wala naman pong visa yan kahit magdadaldal kayo dyan. Kahit po anong tapang nasabihin ninyo, wala pong visa yan. Dahil yan po ay pahayag. Alam po natin lahat na dapat ang lahat ng mga Pilipino, pag may mga ganyang sensitive na bagay, manahimik at hintayin yung Pangulo kung ano yung kanyang pahayag. Binabanatan nyo na si VP Sara, hindi pa rin naman nagpapahayag yung Pangulo. Kanino ba ang trabaho yan? Di po ba po, ah? Ang bago nilang paninira kay Tatay Digong. Just 2 weeks before he officially ended this term as Philippine President, known gun enthusiast Rodrigo Duterte registered at least 358 firearms. No? All with 10-year validities and legal backing through a law he enacted also in 2022. Yan. So, pinasasama na naman nila, no? Rappler obtained copies of FEO certification which we have verified. The documents say information on the licensed guns exists in the FEO record. Okay. As per comment in the licensing of at least 358 guns for one individual such as Duterte, the PNP FEO citing data privacy told Rappler in a message on Thursday, we cannot provide you the exact figures on this. Okay. So yan po, hindi po yan tiniyak, no? Ayan ang pagkakaiti doon. We cannot provide you the exact figures on this. Yan po yung sabi ng PNP. No? Ayan. Pero meron silang verified with various sources. Yan yung sinasabi natin na sources ng mga ano eh, no? Ng mga media. Hindi po nila pwedeng ano yan, no? Sino yung mga various sources na sinasabi nitong mga taga-Rappler? Hindi po natin alam. Pwede po bang questionin yan ng Kongreso? Hindi po nila ko-questionin yan kasi Rappler yan. Pustahan po tayo. Hindi po nila ko-question. Ewan ko po kung ano magiging hakbang dito ni Pangulong Duterte. Pero ako, kung totoo man, no? Kasi parang pinalalabas, ani ni Duterte yung 358 na baril. Yun kagad yung reaction, no? Bakit? Magbubuo ba ng army si Duterte? Bubuo ba siya ng ano? Okay. Ang una kong tanong, ito ba, ang mga baril ba na ito, sigurado ba tayong 358? Wala namang pre-provide yung PNP na sigurado sila. From various sector lang. Pagpalagay na natin totoo. No? Ipagpalagay na natin na totoo na para gamit yun ni Pangulong Duterte. Yung 358 na yun. Ang susunod na tanong, illegal ba yun? Kung illegal yun, disampahan nyo ng kaso. Kasi po,
nakakatawa, no? Mahilig ang mga kalaban ni Pangulong Duterte ngayon na ipahiwatig lang po ang illegal na may illegal silang ginagawa. Kahit wala naman po silang maibintang na illegal. Parang sinasabi lang nila, ang dami-daming pinalisensya na baril ni Pangulong Duterte, aanihin niya yan. No? Tapos, ang mamahal pa, yung isa, birihin nyo, ganito po sila mag-ano eh. Yung isa, nagkakahalaga ng mahigit 300,000. Yung isa, mahigit 50,000. O, yung estimated daw, 5.5 million. Hindi po billion, ha? 5.5 million na mga baril. 5.5 to 7 million ang halaga ng mga baril ni Duterte. Ah, di ba? Million. Magagaling ang mga yan eh. Gumagawa po sila ng mga kwento, pinasasama po nila, tapos tatanungin, what are those guns for? Para saan yung mga baril na yun? Okay. Tapos, bigla nila ipapasok, Duterte's last known world net worth was 28.5 million. Oh, magkano yung baril? 5 million. Magkano yung asset ni Duterte? 28.5 million. O, di pasok. Di ba? Wala naman po usapin eh. Pasok po yun. Alam niyo po, may mga tao po mahilig sa koleksyon ng baril. Si Robin Padilla nga, di ba? Pinakita niya pa yung bakit hindi niyo sinasabihan si Robin Padilla na parang may mali doon sa pagkukolektan niya ng baril. Pwede pong koleksyon yun. No? Para saan po ba yun? Pwedeng collection, pwede rin pong protection. Just imagine po ninyo ang ginagawa ninyo kay Pangulong Duterte ngayon. Di ba? Gusto nyo ipahamak sa ICC. Natutuwa po kami ng mga Duterte supporters. Real talk po to, wala pong plastikan. Natutuwa po kami ng Pangulo po namin marunong mag-isip. Kasi before siyang umalis, parang ICC, nire-reklamo nyo pa lang, kumalas na tayo sa ICC. Anticipation, ang laro ni Pangulong Duterte. Na-anticipate niya na yung mga moves na pwede nyo gawin. O ano itong mga moves na pwede nyo gawin? Pwede nyo ipahuli siya sa ICC kahit ayaw niya. Pwede nyo ipahuli siya sa ICC kahit walang jurisdiction. Pwedeng press bakan siya ng mga nakalaban niya. May posibilidad po ba yun? Yung po bang mga drug lords na kinalaban ni Pangulong Duterte, yung po bang mga oligarkiya, sa tingin nyo walang kakayahan, lalo na itong mga rebelde? Sa tingin po ba ninyo wala silang kakayahan na buweltahan si Pangulong Duterte? Na-anticipate na yan. Na-anticipate nila ni Pangulong Duterte yung posible niyong gawin sa kanya. Alam niyo po si Pangulong Duterte, pag sinabi niyang over my dead body, naniniwala po kami ron. Ipapahuli niyo ko over my dead body. Anticipation, mga kapatid. Na-anticipate niya na pwede siyang rest baka ng mga kalaban niya. Ngayon ang tanong, ipagtatanggol po ba siya ng kasalukuyang gobyerno kung sakasakali? Eh po siya, sila nga yung gustong buksan yung ICC. Ito nga sinasabi yung gobyerno. Yung mismong mga magtapatan na po tayo. Majority po ng congressman, kaalyado niya. Yung mismong supposedly kaalyado niya, sila po yung nananawagan na papasukin yung ICC. Na-realize po ni Pangulong Duterte, sa dami po na naging kalaban niya dahil sa tapat na paglilingkod. Hindi po siya na... Kasi mas madali pong pakisamahan yung mga nasusuhulan. Si Pangulong Duterte po hindi po nasuhulan. Kaya alam po niya na ang dami po niyang kalaban pagkatapos na siya manungkulan. At ito po, hindi po natin nakikita nung nasa power pa si Pangulong Duterte. Never po natin naisip na pag wala na poder si Pangulong Duterte, hindi natin naisip eh. Kasi naisip pa namin, panalo pa yung anak niya, Vice President. Imposible. Ako po, sa totoo lang,
Tiwalang-tiwala talaga ako. Nanalo pa yung anak niya, Vice President. Hindi nyo kayang galawin si Pangulong Duterte. Kaalyado ng anak niya yung Pangulo. Hindi nyo magagalaw yan. Kahit papano, yung mga sundalo at militar, dinoble niya. Yung sweldo ng mga yan, hindi nyo po pwedeng galawin si Duterte. Sa isip-isip ko yun noon. Pero ngayon, na-realize ko, pucha, lahat pala po pwede nilang gawin. Una nilang ginawa, yung mga akala nating kaalyado. Ayun na ngayon, nagbaliktaran. Yung mga akala nating kaalyado, sila yung nananawagan ngayon na si Pangulong Duterte ay balik yung ICC o papasukin yung ICC. Kaya ako, kung hindi man koleksyon yan ni Pangulong Duterte, kasi kung hindi man yan koleksyon, may karapatan po ang mamamayan ipagtanggol ang kanya sarili.